Kung infection rate ang pag-uusapan, hindi maituturing na epicenter ng COVID-19 ang Pilipinas sa Southeast Asia. Ito ang tugon ni Department of Health Secretary Francisco Duque III nang mag-site inspection sa Marikina City kaninang umaga upang alamin ang mga hakbang na ginagawa ng lokal na pamahalaan sa paglaban sa COVID-19. Ilan ba ang population natin? 109 million. Ilan ang Singapore? 5.9 million. Ilan ang kaso niya? Halos 57,000-58,000. Kung kukunin mo yung kanyang cases on a per million population, they're 9,000. We're 1,000. So, you know, that's unfair for them to say that. Sa datos ng Department of Health, as of August 4, halos 29,000 ang average test per day sa Pilipinas sa loob ng nakaraang 7 araw. Ayon kay Secretary Duque, mas mataas ito kaysa sa Indonesia na uma-average lamang ng mahigit 14,000 tests per day. Samantala, lumabas sa inspeksyon ni Secretary Duque na magandang ipinakikitang tugon ng Marikina LGU sa mga problemang dulot ng nakamamatay na virus. Ayon kay Mayor Marcy Teodoro, pumapalo sa 600 to 800 kada araw ang naisasagawang test sa siyudad na mataas sa average na 400 to 500 tests a day. 14.68 days naman ang kanilang case doubling time. Ibig sabihin, walang nagkaka-COVID sa average na mahigit 14 na araw, pinakamataas sa Metro Manila. 20% ang rate of COVID-19 transmission sa 450,000 na populasyon, pangalawa sa pinakamababa sa NCR. 1:30 ang contact tracing ratio, o sa isang nagpositibo, 30 agad ang natitrace para sa mabilis ang pag-contain ng pagkalat ng sakit. Think ko, tinitingnan din nila kung ano yung isang best practice na meron sa isang locality na pwedeng ma-adapt on a different locality. Ang isang innovation na ginawa ng Marikina ngayon is in-improve natin yung contact tracing natin. Ang mga nurse at midwife na si Omel at Maria, dream come true raw ang pagisilbi sa panahon ng pandemya. Contact tracer / swabber sila ngayon. Noong nalaman ko na po na may pandemic talaga, nag-decide na po akong mag-apply para makatulong po ako sa may mga sakit na gano'n. Yung kasing compensation, ano na lang yan eh, siguro secondary or tertiary. Pero yung passion mo makatulong sa kapwa, makatulong ka na, alam mo yun, kahit pa paano makontain yung virus na ma-isolate yung mga tao, huwag kumalat. Yun, napakalaking ano na sa akin, ano, napakalaking achievement para sa akin. Nagdaga na rin ang shift ng paglalabas ng resulta ng COVID test. Kung immediate yung lead, hindi na pinaghihintay ng the next day, kundi nilalabas na yung resulta even at midnight or even in the wee hours of the morning. Inaasahan namang mabubuksan sa susunod na buwan ang panibagong treatment facility sa lungsod. Jun Suriao, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.